because I deserve to be a doctor. Bigla na lang na-drop yung case. Tapos hindi na lumutang kung kanino galing yung leakage. At alam naman naming lahat na close yung nanay mo sa Dean. Ano, i-deny mo pa? Is that a question? I will not even dignify that question with an answer. Dignify mo yung mukha mo. Ang sabihin mo, totoong cheater ka. Sa'yo nang galing yung leakage. Pumahimik ka. Isa pa, gagantihan na kita. Saka ba't pa sobrang triggered ka? Napag-aalatan tuloy na sobrang guilty ka. Umamin ka na lang kasi. Pumahimik ka. Hey! Bakit mo sinampal yung anak ko, Dr. Santos? You better give me a damn good reason bakit hindi kita i-fire right here, right now. Siya po yung nauna. Dad, it's med school all over again. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on. Let her answer, Zoe. I want her to give me a good explanation kung bakit hindi ko siya parusahan sa ginawa niya sa'yo. Tama po yung anak niyo. It's med school all over again. Kaya nga po kahit ano po yung gawin ko, alam ko po na ako na naman po'y lalabas na masama dito eh. Pero kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung ginawa niya, sinabi niya po sa akin na hinahanap daw po ako ng tatay ko. Nandito daw po sa ospital pero patay na daw. Nakakatawa nga po eh. Ang tanga-tanga ko. Kasi di ba ginawa niya na po dati yan nung bata pa ako? Di ba Doc, andun ka pa nga po? Sabi niya na sa morgue daw yung nanay ko. Pero ayoko na talaga mag-explain, Doc. Pagod na din po akong i-please kayo. Kaya kayo na lang din po bahala kung sino po yung paniniwalaan ninyo. Pero kung sa tingin niyo po ako yung mali, okay lang. Kung papakusahan niyo po ako, aantayin ko na lang. See, Dad? You see how much of a brat that Annalyn is? You're the medical director, tapos winock-outan ka lang. Kailangan talaga i-fire mo na siya. Please. Lynette, sorry. Sorry, nadala lang ako. Ewan ko, wala namang magagalit, diba? At saka, akala ko kasi you cared for me. Naramdaman ko yun eh. Hindi ka naman siguro magsistay dito kung ayaw mo sa akin, diba? Aalis na ako. Lynette. Dok, napahiya ho si Doktora Tanyag, kaya niya nasampal si Doktora Santos. I mean, sabihin ba naman na siya ang pasimuno ng exam leakage noon? I would have done the same thing. Ulo ko! Si Annalyn, she attacked me! Aray, pinagtatanggol ko lang po yung sarili ko. Dad, alam mo ba, sinisisi niya ako dahil sa akin daw yung leakage. Eh, siya naman yung cheater. She's ruining my reputation. Our family's reputation. Your name. Hindi po totoo yan. Sinungaling ka? I'm here now. Is there a problem? I was at Zoe's university earlier. There were rumors of an exam leakage involving another student. So why are you asking me? Inaakusahan din ang anak natin. I talked to Nerissa the dean about it. Tinawagan ko siya para alamin kung sino ba talaga. Kung involved ba talaga si Zoe. Ang sabi niya, mag-usap daw tayo. Answer me, Moira. Si Zoe ba talaga may kopya ng leakage? Bakit ba yung anak natin ang dinidiin mo? Why can't you answer me straight? Pati si Nerissa walang maisagot na matino. Did she do it? Did Zoe really cheat on her exams? Hindi. Okay ka na? Moira, alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at kung kailan ka nagsasabi ng totoo. So why don't you just tell me the truth? Okay, fine. Zoe did
do it. At pinakayusapan ko si Nerissa not to make a big deal out of it. Robert, pinagalitan ko si Zoe. Nag-sorry siya at hindi na daw niya uulitin. Please do not bring this up to her. Hayaan mo na lang ba maging cheater ang anak natin? Hindi na nga raw niya uulitin eh. My God, Robert. Misa na nga lang kayo magkita ng anak mo. Ano, sunting magkikita na lang kayo papasamain mo loob niya? Dok, matalino po si Zoe. She passed Compromed. Hindi naman niya kailangan ng leakage tulad ng sinasabi ni Annalyn, right? Let's not dwell on that anymore. The issue here is the prank that Zoe did to Annalyn. Pero Doc, the prank that she did was in bad taste. Right, Doctora Cruz? Pero Doc, may mali pa rin ho si Doctora Santos. She's spreading malicious information about Doctora Tanyag. Okay, I've heard enough. I trust na totoo ang lahat ng ikinwento niya sa akin. Thank you for your time, Dr. Cruz, Dr. Antonio. You may now go back to your work. Thank you. Doc? Yes, Dr. Antonio. Wala naman po akong kinakampi ang kinaanalin at Zoe. Ayaw ko lang po talaga mapahamak sa Annalyn, kaya po ako lumapit sa inyo. She's a very good doctor. Sayang naman kung mawawala siya sa ospital natin. Thank you, Dr. Antonio. I assume na narinig mo yung lahat ng pinag-usapan namin? Dad, I'm the victim here. You were there. Nakita mo na sinampal ako ni Annalyn. Zoe, I saw the CCTV footage of the hospital. Ikaw yung naunang nanampal. She insulted me. You insulted her first. This is not the first time na pinalabas mo na may namatay sa pamilya niya. Diba, sinabi mo pa sa kanya noon na yung nanay niya nasa morgue? Bata pa lang kayo, pinagtritripan mo na si Annalyn. At talaga naaalala mo pa yun? Dahil akala ko hindi mo na uulitin. Dahil akala ko that you had learned your lesson pero lumala ka pa. And don't you dare talk to me that way. I'm sorry, Dad. This is your final warning. As your medical director and as your father, if I ever hear of any such incident like this again, I will have you removed from the residency program. Understood? Yes, Dad.